Magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayo dito ang Canon G 1010 na printer na ang problema niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 blinks pa rin. Meron akong video nito kung paano i-reset. Pero ang tip ko lang, bago natin i-reset ang printer, check muna tayo dun sa waste ink pad. Okay, tara. So, welcome back sa Pinoy Tech Channel. Bubuksan na natin yung likod. Turn off muna natin. Kasi, ang tip ko, kailangan ma-check natin itong waste ink pad kasi baka mag-spill kung reset lang tayo ng reset. Physical check natin. Madali lang naman ito. May dalawang screw dito sa likod. Tanggal na itong cover na ito. Ayan. So, ayun siya. So, try nating ito supong talagang ano. So although itim na siya, pero hindi ko pa siya nakikit ng yan. So okay pa siya. So pwedeng i-reset lang muna natin. So balik ko na. Okay, matapos na nating i-check yung waste ink absorber sa likod. Ngayon naman, papasok tayo ng service mode. So, ito na. Press and hold power. And then, resume ng 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, release. Tingnan natin kung mag-steady. Tingnan natin kung mag-steady. So okay, nag-steady siya. Press natin ng 3 times itong resume para mag-print siya ng data list. 1, 2, 3, and then 1 sa power. Okay. So mag-print ito ng data list. So same ito dun sa previous video ko na how to reset G1010 manually. Yun nga lang, ang nadagdag is dito is yung tip na dapat gawin bago siya i-reset. So we will check kung okay, nag-print siya, nag-print ng data list. So ayun oh, yung block niya may issue. Anyway, as you can see, yung D is 100. So reset na natin. So 5 times resume button. 1, 2, 3, 4, 5, then power. Okay. So magiging D nito is 0 na. Ayan, 0 na yung D. And then turn off natin. Tapos turn on uli natin. Shout out sa mga Canon G1010 user dyan. Okay, naka off na. Turn on uli natin. So hopefully reset na yan. Okay, ayan na lang mag-feed.
So yun, reset na. Try natin mag nozzle check. One blink lang. One. Okay. So nag 8 blinks kasi walang ink yung ano, hose o yung cartridge mismo walang ink. So okay lang natin i ano, turn off muna natin. And then on ulit. Meron naman. Meron naman siya. Alam mo dito sa ano, sa cartridge ang walang ano. Mukhang wala na nga ang ink dito sa ano, sa tanki niya. May konti pa. Lagyan na lang natin. Okay, so nilagyan ko lang siya ng konting ink dito sa black na ink tank. And then mag head cleaning muna tayo. So head cleaning nga pala nito, one blink. Hold mo lang tong resume and then one blink release. So sa iba baligtad. Minsan nalilito ako eh. Pero okay lang. Madali lang naman matutunan eh. Okay, ready? Head cleaning. Release. Okay, tapos na tayo mag-head cleaning. Ngayon mag-nozzle check tayo. So, dalawang blink dito. Pag press and hold nitong resume button. Okay? 1, 2. So, yun na. Print na. Okay, na-reset natin. Walang black, wala ding magenta. So, ngayon mag i-ink flash tayo. So, ngayon mag i-execute tayo ng power ink flash. Properties, ito printer properties, maintenance. Ayan, maintenance, preferences, and then ink flush. Okay. Tapos, all. Kasi wala din siyang magenta. Execute. Okay. Okay. Tapos, pre-check button. Okay. Okay, see you later guys. Matagal to. Okay, tapos na ang ink flush. So ngayon mag nozzle check ulit tayo. Tingnan natin ang result. One, two. Ayun. So, yun, it's working. And try natin mag copy yung paborito nating si Catherine Bernardo. Hindi pala, sorry. Hindi pala to 3-in-1. So, 10-10 is print only. Test print na lang tayo mula sa computer ng CMYK. Titingnan mo, parang may scanner, no? Okay, so ito piprint natin. Yan. Itong CMYK na yan. Okay, print.
Okay. So, ayan. Ayos. So, see you again next time. Thank you very much po for watching and following my channel, Pinoy Techs. See you on my next video only here on Pinoy Techs channel. Bye-bye.